Itu nang diwang ng mga deboto ang pista ni San Padre Pio ng Pietrelcina noong nakaraang Sabado. Ang kauna-unahang stigmatis priest ng simbahang Katolika. Parang piyesta ang mga dambana ng santo sa bansa. Sa dami ng nagsimba at bumati sa paboritong pintakasi ng mga masa, ipinanganak si Padre Pio bilang Francesco Orione sa Pietrelcina, Italy noong May 25, 1887. Ngayong taong ito ang ika-136 na selebrasyon ng kanyang pagsilang. Sa kongregasyon ng mga Fransiskano, si Padre Pio kasama ni San Antonio de Padua at San Francisco ng Assisi ang pinaka-prolific na taumaturgo o manggagawa ng Himala. Sa edad na 15, buong loob na ipinagkatiwala ni Padre Pio ang kanyang sarili sa Panginoon. Ipinanganak siyang masakitin, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang hangad na pagsilbihan ng Diyos sa pamamagitan ng malalim na malasakit sa kapwa, lalo na ang mga dukha. Igit sa lahat, yung mga dumaraan sa matinding paghihirap. Naging miyembro si Pio ng Capuchin Order at nabuhay ng payak sa panalangin at pagninilay sa loob ng kumbento ng San Giovanni Rotondo sa higit na 50 taon. Ipinagkaloob ng Diyos sa mapagpakumbabang fraile ang mga sugat ni Jesucristo o stigmata. Ang abilidad na basahin ang kaluluwa ng mga tao o psychometry at kakayahang magpunta sa 2 lugar sa parehong oras o gift of bilocation. Higit sa lahat, naging tanyag si San Padre Pio sa paulit-ulit niyang bukang bibig sa tanan. Pray, hope, and do not worry. Worry is useless, aniya. God is merciful and will hear your prayer. Buong buhay niyang itinuro ang malalim na pagmamahal kay Jesucristo at pagiging handa sa paghihirap, nakalakip ng pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Bagay na isinabuhay niya sa loob ng maraming taon. Tayo ni Padre Pio upang makamit ang guro ng kabanalan. Ang sikreto ay nasa linggo-linggong pangungumpisal, araw-araw na pangungumunyon, pagsusuri ng konsensya, pagbabasa para sa ikalalago ng pananampalataya at pagninilay tuwi na. Walang kaparis ang pagmamahal ni Padre Pio sa mga may hirap, kaya't sinikap niyang maitayo at matapos ang isang ospital na tinawag niyang Home for the Relief of Suffering. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, pasensya, pagiging masunurin, malasakit sa mga dukha, debosyon sa mahal na Birhen, at dedikasyon sa panalangin,
pinagurian siyang compassionate mystic ng simbahang Katolika. Sa kasalukuyan, hindi pa rin humuhupa ang pagsirip ng numero ng mga milagrong pinagaling ng santo sa kanilang karamdaman. Sa paggunita sa pista ni San Padre Pio, idalangin natin ang patuloy niyang patnubay. Ngayon nasa langit na ang wonder worker ng San Giovanni Rotondo. Hilingin natin na ibulong niya sa Diyos ang ating mga hinaing, iniindang sakit at pinagdaraan ng pagsubok. Nawa, tularan natin ang mga kahangahangang kalidad at ugali ng ating pinagpipitaga ng tagapamagitan upang tayo rin ay maging tapat sa Diyos hanggang wakas. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami.